Hello, hello mga peeps! So, andito na tayo sa part 3 ng trip ko to the Philippines. I'm going home for vacation. So, andito tayo sa Terminal 3 sa immigration. Oy, social na oh. Pa-swipe-swipe na lang sa passport. Ayan. So, andito na inantay ko na yung mga luggage ko. So, ano pala? Maaga kaming dumating. From expected time, 7 hours lang ang travel namin. Kasi yung normal na travel from Dubai to Philippines is 9 hours. Ewan ko ba ang early? Di ko in-expect yung Cebu Pacific, maaga silang dumating. Wow! Bravo, bravo! Kudos to Cebu Pacific kasi hindi sila walang delayed flight. Nag-expect pa naman ako na madi-delayed kasi Cebu Pacific, yan ang madalas na comment ng mga nakasakay sa Cebu Pack. So, ayan, nandito na tayo. Mag-check-in na tayo. I-check-in natin yung bag natin. Mag-bag drop tayo kasi para wala ng hassle-hassle. So, andito ako sa may waiting area. Ewan ko lang, di ko alam. Sinabi ng friend ko na may OFW lunch na pala, pero di ko alam. So, andito ako, dito kami sa gilid-gilid, may nakita din akong nakaupo lang. Parang pagod na pagod ako. Humihinga muna ako. Eh, yung chan ko parang kumukulo na. So, ako ng Jollibee. Wala akong ganang kumain kasi malungkot nga ako. Pero ayan, kumain na lang ako ng burger, yummy burger at saka fries. Basta na lang may yung chan ko, may anong tawag niyan? Hindi kumukulo yung chan ko. Ayan, si Jollibee to the rescue. So andito ako, nag-aantay na ako sa may boarding gate. Natawa lang ako kasi nun, tignan niyo, sa Dubai ang laki-laki ng space. Dito, sus na ko. Napakaliit ng space. As in, see the difference? Ayan, nakasakay na tayo ng airplane. Ayan na, antay-antay na ako dyan. So, di ko alam yung feeling ngayon. Kasi parang gusto kong umuwi, but hindi sa ganitong paraan na pag-uwi kasi gusto ko pang makita si daddy, pero wala eh, kinuha siya ni Lord. Excited ako umuwi pero masakit yung dibdib ko, hindi ko alam. Hi Lord, ikaw na bahala Lord. Ayun na, lilipad na kami pero excited na may halong lungkot, hindi ko alam. Ay Lord, ba't ganito? Pero ikaw lang lahat ng nakakaalam. So Lord, bigyan mo kami ng strength na ma-accept namin ng lahat-lahat ng mga plano mo. Parang first time ko atang umuwi na parang hindi excited na makauwi na. Halo-halo yung feeling. Excited ka pero malungkot. Parang ganun. Excited ako, makita ko ng mga anak ko, pero ayun, parang masakit ang, mabigat ang, mabigat sa dibdib. Alam mo, Lord, tumitingin ako sa may ulap, nakikita ko, hindi naman nakikita, nafe-feel ko, parang nandyan si Daddy. Daddy, tumitingin ka ba dito? Hi, Daddy. Kung nandyan ka ba? Hello po. Miss na kita. De, kumusta na dyan, de? Kita mo na si Lord? Daya mo, de. Hindi man lang kita nakita. Wala lamang yung kunimula, tante, oy. Pero sige lang din. Si Lord na may nagpagbuot ni Lord. Si Lord nagbuot, ano. Unya karon kisa na may makatagbo na ako sa airport. Ikaw pa naman magtagbo. Permis sa ako.
Ay, sakit sa dughan. First time ko makauli din nga nila ikaw magtagbo, mga anak na lang na ako. Ay, pero for sure, naaragyo ka diha. Nagulat na ka na ako sa Osamis no. Di lang ta ka makita, pero I'm sure, naara ka dito. Gulat ka na ako. De, if na magani ka diha, de, please watch over us ha, si mami, mga bata, si ate, si Aljon, si Ayay. Siyempre ako, watch over us de ha, always protect us de. Miss na ka na po de. Ay, minyaw na dyan manino. Pero, magbuot na ni Lord. So, abot na ba? Abot na ta sa Osamis. Medyo malungkot. Kay, I know. Wala na si Daddy. Natagbo na ako. Pero, matay mahimo. Pagbuot ni Lord. So, dito na pala tayo. Dumating na tayo sa Osamis City, Labo Airport. It's an hour ride going to Oroqueta. Diri ginapirmi. Okay, wala may airport ang Oroqueta. Looy pod. So, Osamis na. So, expect ko na na mga bata na lang ang tagbo na ako. Kaya wala na si Daddy. So, while waiting, ay, kainis bating si na ate, oy. While waiting for my bag, gani, nag-excuse na ganing ko, wala gid na, wala te, padaplin ko gamay te. Kay tawo na kung bag, di na ko makuha. Sus, ginuo ko. Labi ni si ate, excuse po, gamay ba? Ni-excuse na ganing ko, kay di ko padaplin. Nag-mga tao ing ana, no? So, nibalhin na lang ko place ka ng luag-luag kay tawon. Luoy akong bag, din ako makuha. So, muna ako'y kaduhang bag. And then, I'm excited to see my kugoy. After 5 years, nga wala ko'y nagkita sa akong mga anak. Wag ko kauli for 5 years. Finally, nagkita na mi. And guess what? Mas taas pa na ako ang mga bugoy na ako. As in, ulit ako na dyan sila. Oy, I miss you mga palangga. Love you.